At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Ano bang ginagawa mo, Saldo? Gawin mo na sa kanya ang madalas mong gawin sa kanya noong maliit pa siya. Oh! Bakit hindi ka ba kumikilos? Dalhin mo na siya sa lugar kung saan natin pinapalusan ang mga suhail. Ayaw mo pa rin kumilos! Ano kaya kung ikaw ang uunahin kong parurusahan? Ako ang nagkasala sa iyong paningin, Ama. Kaya ako lamang dapat mong barusahan. Saan mo ba nakukuha ang mga ganyang salita? Kanino? Saldo, pasalamat ka at pinagtanggol ka ng tanga kong anak. Kaya hindi kita parurusahan. Kulin mo lamang ang electric cord at isaksak mo sa sakit. Opo, Pinuno. Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Ismael. Bawihin mong lahat ang mga sinabi mo. Wala akong masamang sinabi laban sa bayang Utbehi, Ama. Ang pagsabi mo ng magandang bagay sa bayang Lierse ay isa ng krimen. Eh, dapat kang maparusahan. Ang pagsasabi ng nasasaloob ko ay isa ng krimen, Ama. Kung ganun, ano mo ako? Anak mo ako, Ama. Dugot laman mo ako. Bakit mo ako pinapareho sa ibang tauhan natin dahil na walang ugnayan sa'yo? Itinuturing kong anak at mga kapatid ko ay mga milsom na tapat sa ideolohiyang milsom. At ano ang ideolohiyang milsom, Ama? Ano? Ang alisin sa mapa ang sinumang may ibang ideolohiya at relihiyon tulad ng Lierse na siya na ngayong kinakampihan mo. Napagod na ako. Wow na wow na ako. At sana makakita ako ng ilog na may malinis na tubig. Hindi bale. Nasa bundok na ako. Kahit papano eh, may makikita kong tubig ng mga daloy siguro. Ah, ayun. Pero ako natatala na umaagos ang tubig. Nakarating na ako dito kung saan sa ganang tubig. Dito muna ako magpapaligas ng oras hanggang sa gumabi. At saka na ako magpapatuloy sa paglalakad. Tapos na ang giyera, si Pora? Oo. Natapos ang giyera nang hindi nakikipaglaban ng ating mga sundalo. Ano? Natapos ang giyera na hindi nakipaglaban ng ating sandatahang lakas? Oo. Muling ipinamalas ng ating dakilang Elohim ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan para sa atin. Talaga? Sa paanong paraan? Marami ang iba'y natakot sa bansang Utbehi. Dahil sa dami ng ating bilang, kaya nagsipag-atrasan ang iba naman, ay nagpapakita ng ahel. At itong ang latest ay ang pagpapatay ng mga sundalong Utbehi at mga bayan ng kaalyado nito. Purihin si Yahuwah sa kanyang kagilagilalas na kapangyarihan at pagmamahal sa atin na kanyang bayan. Tama ka, Alimisya. O paano, Alimisya? Iiwanan kita ulit dito at kakausapin ko si General. Ah, ah.
Magandang umaga, General. Magandang umaga naman. Kamusta? Tumawag na ba sa iyo si Yehuda? Hindi pa nga ho eh. Seryoso ho yata kayo, General. Tapos na ang kera. Panalo ulit tayo. Nasa atin pa rin ang Yanis Peninsula. Narug Heights. Hindi ang kera ang ikinalulungkot ko, Sipora. Kung ganun, ay ano? Ang demand ng mga terorista. Anong ibig mo sabihin, General? Tama ang hinala natin. Hawak ng kilusang haman si Ginang Miriam Salvador. Ginawang hostage si Miriam. Ano ho? At pagkakawalan lamang nila si Ginang Salvador kung magpapakawalan tayo ng 200 mga bilanggong utpehe. At sino ka, Ama, para alisan mo ng karapatan ang mga liyar sinan mabuhay? Sino ako? Nasaan ang mga tinuro ko sa iyong bersikulo sa ating librong larok? Nakalimutan mo na ba ang nakasulat doon na walang karapatang mabuhay sa mundong ito, mga liyarse? Ama, kailan pa nasulat ang narok na yan? Nasa makabagong panahon na tayo. Bakit ninyong pakikinggan ang librong narok? Ngayong tao lamang ang sumulat ng librong narok. Sumusobla ka na. Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo! Bakit ninyong gagawing sandigan ng librong narok? Ngayong tao lamang ang may gawa nito. Tao nga si Damaong. Pero, banal siya. Banal siya. Mayroon bang banal na pumapatay na kahit inosenteng sibilyan ay pinapatay? Mga batang walang kamuang-muang at matatanda na wala ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili ay pinapatay ninyo. Lapastangan! Anak ka ka ng isang liyarse, walang karapatang mabuhay! Anong ibig mong sabihin, Ama? Anak ako ng isang liyarse. Oh! Liyarse ang iyong ina. At hindi ako magtataka kung ganyan ka mag-isip. Dahil dugong liyarse ang nalalalaytay sa iyong mga ugat! Sano! Sano! Inano? Bakit ang tagal-tagal mo? Gusto mo bang maunang namatay sa walang kwentang liyarse na ito? Seryoso kayo, General? Isang taong hostage nila, kapalit ng 200 bilanggo na hawak natin? Oo, Sipora. Mga bilanggo na kilala na kilabot sa walang awang pagpatay. At ang ilan pa sa kanila ay gagawing suicide bomber. Hindi na talaga nahiya ang pinunong Otpehe. Paano nagkaroon ng pinunong terorista ang Otpehe? Hindi ho ba nasangkot siya sa gawain ng mga terorista? Oo. Pero pinabulaanan niya. Pero ang totoo, matagal na siyang sangkot. Ayaw nga lamang aminin ng pinuno ng Otpehe. Hinasabi lamang na hindi siya nanganganlong ng mga terorista. Pero ang totoo, siya mismo ang pinuno ng kilusang terorista na kung tawagin ay Haman. Saan ka na, Sipora? Malapit na po ako sa kinaroroonan ni Yehuda. Siguruhin mong walang mga kalaban na nakakakita sa iyo. Wala po. Napakatahimik ng kapaligiran, General.
Sige, subukan mong mahanap si Yehuda bago dumilim para hindi ka masyadong matatakot. General, marami na akong digma ang pinagdaanan. Ngayon pa ho ba ako matatakot? Ang ibig kong sabihin ay mga kalaban na posibleng nagmamanman sa'yo. Naghahanda ako, General. Ilang sandata ang aking dala, kaya wala kayong dapat ikabahala. Salamat sa tubig na nanggagaling sa itas ng bundok na ito. Yehuda! Oh, si Pura. Magalit ka na kung magalit. Wala akong pakialam. Ang tigas talaga ng ulo mo na. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong sundan? Oo. Pero hindi po kayang hintayin ka na lamang sa kampo nang walang ginagawa. Oh, may dala akong pagkain. Baka ka kung hindi ka nagbaon ng pagkain mo. Paano ako datuntun dito? Anong ginagawa ng cellphone tracker? Sige na, kumain ka na para may lakas ka para sa paghanap kay Tita Ina. Saldo, talian mo ang mga kamay ng liyarsing ito. Huh? Bigay ka ba? Ang sabi ko, talian mo ang mga kamay ng lalaking ito. Makapag nasaktan eh, pagsusuntukin tayo. Pinoro, tama ho ba ang narinig ko? Na liyarse si Ismael. Oh! Liyarse ang Ismael na ito kaya dapat siyang mamatay. Ampun mo si Ismael, Pinuno? Hindi siya ampun! Nakakalungkot at nakakahiya na naging anak ko siya. Binagsisisihan ko ang pagpapalaki sa isang liyarse na katulad niya! Kung anak mo siya, Pinuno, paano siya naging liyarse? Liyarse ang kanyang ina. At hindi mo ba ipinagkakalulo siya ng sarili niyang kinos? Kini-question na niya ang ating ideolohiya at paniniwala. Krimen ba, Ama? Ang sabihin ng nasa kalooban ko, maituturing nga bang... Gawin mo na ang pinagagawa ko sa'yo, Saldo, bago uminit din ang ulo ko sa'yo. Maraming salamat sa pagkain nila mo. Ngayon, nakakangiti ka na. Samantang kagabi, bago ko umalis eh, halos sigawan mo ko para lamang huwag sumunod sa iyo. Eh, anong pa nga bang magagawa ko? Narinito ka na. Alagal mong ipagtabuyan pa kita. Pabalik sa kampo. Kung may nasalubong ko pa dyan ang kalaban, konsensya ko ba? Konsensya nga lang ba o... Kung ano nang sinasabi mo, kumain ka na rin. Baka nagugutom ka na rin kaya kung ano nang sinasabi mo, kumain ka na.
naikabit mo na ba sa katawan ng kulupong na ito ang cord ng kuryente? Hindi pa ba talaga magmamakaawa sa akin? Ha, Ismael? Magmamakaawa lamang ako sa'yo kung sasabihin mo kung sino ang aking ina. Para ano ba? Mamamatay ka rin lamang. Bakit mo pa kailangang malaman kung sino ang iyong ina? Dahil karapatan kong malaman kung kanino ako nanggaling. Sino ang aking ina? Sa akin ka nanggaling. Ano pang hindi maliwanag sa sinabi ko? Ngayong nalaman ko na iliyar siya ang aking ina, itinatakwil ko na ang pagiging kadugo ng isang birdugo. Matigas ka talaga. Tingnan natin ang katigasan mo. Saldo! Nakakulikta na ba sa kuryente yung iniutos ko sa'yo? Opo, Pinuno. Ngayon, ipakita mo kung gaano katigas ang ulo mo. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil sinundan kita. Dahil kung hindi, nako, mamumuti ang mata mo sa gutom. May tubig naman akong nainom na nanggagaling sa mga bundok. Kulang ang tubig. Kailangan pa rin ang pagkain. Siya nga pala, may sasawin pala ako sa'yo. Ano yan? Alam mo bang... Ano yun? Malapit na sa kuto ng mga kaway. Yan namang mga mas mo. Lalaban tayo kung makikita niya tayo dito. Sumisigaw na yan. Tumigil na sa pagsigawan na parang nahihirapan. Hindi kaya may kasamaan tayong nakuha nila? Malamang. Kaya kailangan mailigtas natin siya. Hintay natin kumbi para hindi tayo kagad mapansin. Teka. Hindi ba ang sabi ni Generali may nauna ng grupo na magre-rescue kay ina? Oo. Pero hindi alam kung saan kahanapin. Kailangan kita nakita. Dahil nasundan kita. Dahil trinak ko ang sepi mo. Hindi mo ba pwedeng tawagan? Pwede siyempre. Pero sinira lang ang aking tatawagan. At siya na ang bahalang kumontak sa kanila. Kung ganun, tawagan mo na sinira. Para sa ating reinforcement. Ismael, kaibigan kita, at naaawa ko sa iyo. Kaya sundin mo na ang pinapagawa sa iyo ng iyong amang pinuno. Ngayon ko lubos na naiintindihan kung bakit laging nagagalit sa akin si ama ni, na asawa ni ama, at maging ang malamig na trato sa akin ni ama, na kunting pagkakamali ko lamang, ay katakot-takot na kaparusahan ang inaabot ko. Dahil pala anak ako ng isang liyarse. Na siyang gusto ng iyong ama na itakwil mo. Ipapaitakwil rin pala niya sa akin ang pagiging liyarse ko. Bakit pa niya sinabi sa akin? Hindi na lang sana niya sinabi sa akin yun. Sobrang galit niya kanina. Kaya siguro sa gulat niya. Kaya niya nasabi. Kaya nga niya ipinapaitakwil sa iyo.
Pero huli na, Saldo. Anong ibig mong sabihin, Ismael? Ano? Tuluyan na nga kayang itakwil ni Abdul ang kanyang anak na si Ismael. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.